Okay. So, resume tayo sa lesson natin with moment. And may mga nadagdag na ang bagong idea. So, technically, part siya ng ano pa rin, moment. And mostly advanced, sort of advanced lesson siya. Pero ayun, part pa rin. And yun na nga. So, ngayon, kung before, kanina, nagdi-deal tayo with one forces only. Kung mapapansin niyo dito guys, sa lesson natin, is we deal with more than two forces. We have, so makikita nyo, let's count kung ano ilang forces meron tayo sa problem na to. Bago natin basahin yung problem. We have F1, we have F2, we have the weight. So technically yung beam natin, so we, yung beam natin, uniform beam, is meron tayong weight nyan, as always, hindi siya negligible yung weight niya. Unless inote na negligible yung weight. Okay, so we have the weight of the beam, which is 200 newton. So, pangatlong forces na siya. And lastly, is yung sinusupport ng beam natin. Yung weight, separate weight to. So, 4. So, meron tayong 4 forces acting on this system. Okay, we have 4 forces that acting on this system. So, let's read the problem. So, we have a uniform beam of L. So, wala siyang definite length. Pero we measure the length as L, okay? A uniform beam of L weighs 200 newton and holds a 450 newton object. So let's say yung weight ng beam, B na lang to, and yung hinuhold niyang object is W. Okay? So we have F1, F2, B and then W. And next, find the magnitudes of the forces exerted on the beam by the two supports at its ends. Assume the lengths are exact. So let's assume na between A and B. So ano, de, gawin natin tong wag B. Pangit pala. Gawin natin ano? P na lang. Weight ng beam P. Tapos let's say B to. Okay? So meron tayong dalawang support. Itong dalawang parang triangle na ano. And yung dalawang support na yon is nag-exert sila ng force. Ayan siya. Yung F1 and then F2. Kailan natin makuha yung value nun. And let's say na yung pagsetting uniform beam, guys, ibig sabihin nun, palagi, yung weight niya is nasa middle ng ano natin. Kaya kung mapapansin nyo, distance between A and P is L2. And of course, distance between P and B is L2 also. Okay? And distance between P and W is L4. And then P and then W and B is L4 also. Okay? So, note nyo yung mga length natin. So, dito sa ganitong set of problems, and we have two unknown variable, okay? When it comes to two unknown variable, pinaka-efficient na gagawin, guys, is at one unknown variable, doon kayo magmo-moment. Doon kayo magka-clockwise, magka-counterclockwise. What do I mean by that? So, either pwede kayo mag-start dito, pwede kayo mag-start dito. Okay? So, either sa A kayo magmo-moment or either sa B kayo magmo-moment. Pero try natin both. Okay, try natin both sa A and B. So, proceed tayo ngayon sa whiteboard. So, nagigets yung problem. We have two support na unknown yung variable and kaya natin kunin. Kasi yung two support na yon is sinusupport niya yung dalawang weight. Yung weight ng beam and then yung weight ng ano natin, weight na sinusupport ng beam. Okay? So, proceed tayo dito. Okay, so, draw natin maayos. So, let's say we have this beam. Okay, ito yung beam natin. So, yan yung beam. Okay, tapos, meron tayong two support sa dulo-dulo. Okay, ito yung support natin, kunwari. Ayan. Ayan. And then, magparehas. O, basta ayan. Pwede ba i-copy ito? Pwede copy. O, basta. O, ayan. Sige. Turun ko na nga lang.
Okay, ayun yung dalawang support natin. Okay? We have A. So, assume natin parehas yan. Okay? A and then B. So, as what I'm saying, yung weight nung beam natin, hindi siya negligible. So, meron siyang value na equal to 200 newton. So, sulat din natin. Okay, meron tayong yung weight nung beam natin is ito siya. So, let's say, ayan. 200 newton. So, P siya, diba? 200 newton. And then, next, sulat natin yung distance. So, ito, L over 2, and then L over 2. Next, meron tayong weight na inuhold nung ano natin. So, ito naman siya. So, para yan. Para makita nyo lang. So, ayan. So, weight na 450 newton. Okay? So, ito is L over 4 na siya for the hole. Okay? And then, ayan. So, ang hinahanap, guys, is yung force na ina-exert nung A and B natin. Okay? Yung force na ina-exert ng A and B natin. Okay? And then, this one. Ayan. Hinahanap yung force na ina-exert niya yun. F1 and then F2. Okay? So, wala tayo yan. Non-existent siya. So, technically, pag ganyan yung equation natin, ang pinaka-main na ginagawa is, nagmo-moment tayo either A or sa B. Pag ganyan natin nagmo-moment, so, nagka-counterclockwise tayo, ganyan. O dito tayo magka-count, o dito, or clockwise. Either of the two, pwede kayo mag-counterclockwise, pwede kayo mag-clockwise. So, first solution na natin, gawin natin tayo, summation of moment at A, okay? Summation of moment at A is equals to 0, clockwise, positive. Okay? So, pakita natin, bakit magiging 0 sa A? Okay? Bakit magiging 0 yung A? So, first, so, ayan, kung mapapansin nyo, nag-flow siya, guys. Okay? So, pag nag-flow, pag parehas yung direction ng arrow natin, ibig sabihin, positive siya. So, 200 newton multiplied by, so, pag moment, diba? Moment force times distance kung saan ka nag-moment. So, nag-moment ka sa A. So, distance niya, A from P is L over 2. Okay? So, 200 multiplied by L over 2. Next moment is this one. Okay? So, same direction din siya. Pareha sila pababa. So, plus ulit. So, 450 newton plus I multiplied by distance niya from A to W, which is L over 2 plus L over 4, which is equal to 3L over 4. Okay? And then lastly, last moment natin is sa F2 naman. Okay? So, ayan. So, dahil nagkasalubong yung arrow natin, yan, nagkasalubong yan, minus siya. Pag nagkasalubong, minus. Pag parehas ang pupuntahan, positive. Okay? So, magiging F2 minus distance niya from A to B, L over 2 plus L over 2 is equal to L. Okay? So, yan yung first equation natin. So, ayan. Yan yung working equation natin. So, solve na natin maayos. So, 100L plus 450 times 3 over 4. 3375.5L minus F2L. Okay, yan yung working equation natin. So, solve lang natin. Basic algebra. Okay, so, di ko na siguro explain bakit kita transpose. Ganon. So, magiging F2L is equals to 437.5L. So, kung natin makuha is yung value ng F2 natin. So, divide both sides lang ng L. Okay? Para mag-cancel out. Okay? So, Newton. Actually, Newton meter or Newton na lang. Kasi ganun din naman yan. So, F2 is equal to 437.5 Newton. Okay? So, may value na tayo ng F2 natin. Okay, pakita ko din pala kung bakit 0 yung moment natin sa F1. So, balik tayo sa formula ng moment. We have formula for moment. Formula for moment is equal to force times distance. So, technically, kahit sabihin mong may F1 ka dito sa A natin,
kahit may force ka na F1 sa A natin, dahil nag-moment ka sa A, ibig sabihin, wala kang distance. Okay? Kahit maglagay tayo ng A dyan, so magiging negative yan, negative F1 minus 0. Kasi wala tayong distance eh. So technically, magiging 0 din siya. So yun yung purpose kung bakit tayo nagmo-moment sa mga unknown variable. Kasi ibig sabihin nun, magka-cancel out at magka-cancel out yung unknown variable na yan. Para isa na lang yung unknown variable na matitira, which is yung F2. Okay, so ayan yung sagot natin for F2. So may value tayo ng F2, kunin naman natin yung value ng F1 natin. So may dalawang way para makuha yung value ng F1, which is first by using moment and next is by using forces. Okay, pero mag-moment muna tayo. So, next, mag-moment naman tayo ngayon sa B. So, summation of moment. So, yung E na yan, sigma. Okay, maarting E yan, ganyan dapat yan. Pero, means sigma or... So, kung may nakikita kayong meme na sigma male, ganun. Sigma or other Greek letter siya for sigma, which means summation. Okay? Or total. Okay? Summation or total. So, total. Medyo self-explanatory naman na siya, di ba? So, summation of forces along B is equals to 0. All clockwise is positive. Okay? So, dito naman daw tayo magka-clockwise. So, mapapansin nyo, kung saan naka-position tayo mag-moment, nagbabago yung sign niya. So, mahalaga kung saan tayo mag-moment tsaka ano yung direction natin. So, either clockwise or counterclockwise. Okay? So, dito na tayo mag-moment. So, first, yung sa W. So, moment tayo. So, makikita nyo guys, sa lubong. So, pag nagsalubong, negative. Okay? So, magiging negative 450N multiplied by a distance niya from B. Okay? L over 4. Plus, ba't ko ba pinlas? Next moment tayo. Ayan. So, next. Ikot ng moment. So, nagsalubong ulit, guys. So, technically, magiging negative ulit. So, negative 200 Newton L over 2. Okay? And then, lastly, yung ano natin. So, itong A. So, dahil same flow, same siya ng direction, plus siya. So, plus F1 L. Okay? So, yun yung working equation natin. So, solve ulit natin. So, magiging 450 divided by 4. 112.5 minus 100 Newton. So, lagay natin kalimutan yung Newton. L. So, L pa yan. L plus F1 L. So, technically, cancelable na yung L dyan. And, so, negative to. So, magiging negative 212.5 Newton L plus F1 L is equal to 0. Okay? So, next, lipat lang natin yung kabila para maging positive. So, magiging F1 L is equals to negative 212.5 Newton L. And then, divide both sides ng L, parang matira is F1. So, final answer. Wait. If may questions, teka, naka-ano tayo? Naka-record. Okay, so we now get, so meron na tayong value nung F2 natin and F3. So F2 is equal to 437.5 Newton and we have the F1 as 212.5 Newton. So there's another, there's alternative way to solve for unknown variable. And this is only applicable once you're done with the step 1. So, technically, we have step 1 as moment. Matik yon. Always. First, almost most of the time, first step is always moment. Okay? Get the moment of the system. And then, step 2, there's two ways to solve it. So, either you moment again to another, either you moment or mag-moment ka ulit to another side of the system, or you can use this another equation. Okay, so we have this another equation, alternative step. Okay. So we have this alternative step 2. So dito sa alternative step na 2, as what I'm saying, applicable siya once na
ang pagpresenta sa step 1. So, ito yung equation ngayon ng alternative natin. Summation of all forces is equals to 0. Going upward forces is positive. So, kailangan tong marker na to. So, sinasabi dito guys, yung summation ng forces natin, yung total lang forces natin sa isang equation is always equal to 0. Okay, as long as positive is going up. Positive is going upward. Okay, so, ibig sabihin nun, balik tayo sa equation natin. So, may mga purpose tong arrow na to. So, malamat din kung going upward siya or going downward. Okay, so, dahil meron na tayong F2, may valid na tayong F2, so F1 na lang. So, magiging negative to ito, positive. Okay? So, itong summation of forces, regardless ngayon, yung distance niya. Okay? Forces lang tayo. So, force lang tayo naka-focus. Okay? So, ayan. Summation of forces along 0 is equals, summation of forces is equals to 0. Okay? So, F1, so ito na sabi ko, positive yung F1 minus P minus W. And then, F1 is equals to P plus W, then F1, may F2 pa pala tayo, no? Sorry, minus F2. Okay, so ganyan. Plus F2 to. Is equals to 0. So, ayan na yung work. Ito yung unang working equation natin. Then next, dahil F1 yung needed natin, so hiniwalay natin yung F1. So, F1 is equals to 200 plus 450 minus 437.5 Newton. So, Newton yan. Okay. So, Newton. So, F1 is equals to 212.5 Newton. Okay? So, mapapansin nyo, same yung nakuha nating value sa step 2 natin, sa unang step 2 natin, tsaka sa alternative step 2 natin. So, pwede nyo gawin din to. So, ito, ang point lang yan is regardless of positioning yan, regardless of distance, kasi sa isang system ka lang. Okay, sa isang system ka lang. So, wala kang pake sa positioning niya as long as alam mo kung going up ba siya or going down. Okay, so, ayan. So, balik tayo dito. Note lang natin if in moment. Same direction. Okay, para di kayo malito. Same direction, positive. Okay. Opposite direction, negative. Okay? So, ayan. So, katulad nito, paalala ko lang. Nag-moment tayo sa B. Okay? So, makita nyo yung itong movement ng ano natin, yung kulay green. So, makita nyo yung movement ng isang arrow, nagtapat sila, opposite, nagkasalubong. Okay? Nagkasalubong, negative. So, negative siya sa equation natin. Ito siya. Ayan siya. Negative. Okay? Ay, ito pala. Naging negative siya. Next ulit na moment sa P naman. Nagkasalubong, negative. Okay? And then, multiply sa distance niya kung saan ka nag-moment. And then, lastly, sa F1 natin. So, ayan. So, same direction. So, positive and then multiply to its distance from kung saan ka nag-moment. Okay? And then, lastly, and then, ayan. So, ayan na siya. Okay? So, ayan. Okay? So, ayun yung isang example natin. So, dito, nag-deal tayo with more than two forces. Okay? So, another example tayo. So, technically, ayan. So, ayan lang naman yung example natin for this one. Proceed tayo ngayon dito. May tinatawag tayo ngayon, principle of moment. Okay, so I hope this one is clear. If may question, feel free to ask later. Okay, pag-usapan natin para ma-deal natin ng maayos. So, ayan. So, we have this what we call principle of moment. So, itong principle of moment na to guys, ito applicable to guys once na yung all forces natin is moving, all forces natin is one direction only. Okay, so mapansin niyo sa drawing, we have two sa siso, okay? Meron tayong dalawang person sa siso natin, which is same yung direction nila. Of course, yung weight nila is parehas going downward. Okay?
So, yung weight is all, yun nga, one direction yung forces natin. And pinakamaganda example is yung seesaw. So, sabi sa principle of movement, guys, yung sabi dito, total counterclockwise movement is equal to total clockwise movement. So, mostly, applicable to if kung nasa gitna yung pivot natin. Okay, nasa gitna yung kung saan tayo mag-movement. So, katulad yan. So, ayan. Ay, balik tayo. So, makikita nyo, total clockwise movement. So, kung ilang mga forces yun nandito sa right side natin. And then, kung ilang forces yun na sa, ano natin, sa left side. So, dahil two sides of equation siya. Okay? So, isipin nyo, itong mismong drop FBD natin is yung mismong equation. Okay? So, bakit? Paano kung sabing mismong equation? So, let's try to solve this one. Okay? Yung mismo na sa equation natin. So, ito yung mismong equal natin. And then, mag-moment tayo. Moment ng kanan is, sabi daw, moment ng kanan is equal sa moment ng kaliwa. So, solve natin. Okay, so, 1,000 newton. So, mayroon siyang weight na 1,000 newton. Multiplied by distance niya from pivot, which is 1 meter. Okay? So, 1,000 newton, 1 meter. And then next, meron daw tayo dito. Yung weight niya naman is, o yung force, tama, weight niya is less a half nung weight nung nasa kanan. Okay, so 500 newton. Pero, ang distance niya is twice nung distance nung nasa kanan. Okay, so 2 meters. So, mapapansin nyo, equal siya parehas sa, equal parehas sa 1,000 newton meter. Okay? So, ayun. So, yun yung pinupoint out ngayon nung principle of moment yung tinatawag. Which is, once na nasa gitna yung center of, nasa gitna yung pivot mo, ibig sabihin nun, yung nasa left side and right side niya is, must be equal. Is always be equal. Okay? So, proceed tayo ngayon dito. Yeah. So, let's try to solve this one. Okay? Clear all drawings. So, find the value of F. So, hinahanap to itong value na to to balance the beam. So, para mag-balance yung beam natin, kailangan yung movement dito sa kanan is equal sa movement sa kanan, sa kaliwa. So, solve natin ngayon. Okay? So, as always, ito yung ano mo. Okay? So, first, a movement nung itong F. F multiplied by distance niya from pivot, which is 2 meters. Plus, okay, plus yan. Plus yung moment nitong 6 newton natin multiplied by distance niya from pivot, which is equal to 4 meters. Okay, and then, ganun dito. 10 newton multiplied by 4 meters. Okay, so, equate natin. 40 newton meters equals to 2F plus 24 newton meter. Okay, so transpose lang natin yan. So, maging 40 minus 24 is equal to 2F. Okay? Then, next, magiging 16, di ba? 16 newton meter is equal to 2F. And then, lastly, final answer, F is equals to 8 newton. So, ang need na value pala ng F natin is kailangan 8 newton siya para mag-equate tayo na maging balance yung beam na meron tayo. Okay? So, yun lang yung idea nitong principle of moment natin. So, next tayo. Then, ayan. So, ayan. So, that's all. Sige, hindi naman. Technically, that's all. Bali, yun muna. Tapos, I'll give... So, that's all for this. That's all for this session. And I'll give you time para sagutan itong mga practice problem na meron tayo dito. Okay, so, checking ito. Sir. Wait!